Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating first day here in Bacolod City. Good morning! Kakagising ko lang. So yun, tinanghali ako ng gising guys kasi kagabi, nag-upload ako ng video. Ina-upload ko sana yung Boracay Day 3. Kaya lang mabagal pala yung upload speed ng internet dito sa condo. Ayan o, nagre-red siya. So mabilis naman yung kanyang download speed, kaya lang yung upload speed ang bagal. So yun guys, today is our official first day here in Bacolod. So yung kagabi I don't consider it na first day kasi gabi na ako dumating. So that was our first night here in Bacolod. Past 10 a.m. nang makaalis ako sa condo para simulan ng aking adventure dito sa Bacolod City. So ibalik na natin ang ating expenses from yesterday amounting to 3,536 pesos. Hey guys, so 10:41 a.m. na, hindi pa rin ako nagbe-breakfast, so I think brunch na ang mangyayari. Mula sa condo ay naglakad ako papunta sa harap ng Ayala Mall. Dito ay sasakay ako ng jeep patungo sa pinakasikat na kainan ng chicken inasal dito sa Bacolod City. Sa totoo lang ay hindi ko naman first time dito sa Bacolod. Pero special ang vlog na to dahil bukod sa i-cover ko ang Mascara Festival 2023 ay sinabayan ko na rin ito ng paggawa ng detailed vlog with expenses calculator. So in case magbabakasyon din kayo dito sa Bacolod ay may idea na kayo sa gastos at mga dapat puntahan. Sa wakas guys, nakarating din tayo dito sa may SM. After few minutes ay narating ko din ang Manukan Country. Medyo madaming restaurant dito guys, so baka malito kayo kung saan ba the best kumain. But I think same lang naman silang lahat ng quality, so it doesn't really matter kung saan kayo kakain. So ito guys yung in-order ko, isang pichó with 2 rice and soft drinks for 225 pesos. Talaga namang must try ang chicken inasal ng Bacolod. Kaya sa mga magbabakasyon dito, make sure to include this in your itinerary. Madali lang hanapin ang Manukan Country dahil located ito sa Father M. Ferrero Street across SM City, Bacolod. Alright, tapos na tayo mag-lunch guys. Punta lang tayo dito sa Bacolod City Tourism Office. Magtatanong ako about dun sa official shirt ng Mascara Festival 2023. Morning ma'am. Ma'am, magtatanong lang ako saan nakabili ng shirt. Itinuro ako ni ate sa ERC, yun nga lang ay hindi ko siya nahanap. Pero habang nasa daan ay nakakita ako ng mga souvenirs and pasalubong items na talaga namang napakamura. Tulad nitong mga necklace and anklet na 10 pesos each. So bumili ako dito ng 5 quintas worth 50 pesos. After kong makabili ng souvenir ay nag-decide akong pumunta sa SM para magbaka sakali na makahanap ng official shirt ng Mascara Festival dahil last year ay doon kami nakabili. At hindi naman ako nabigo dahil nahanap ko itong print shop na official distributor ng Mascara shirt. Bumili ako dito ng 2 shirt for 998 pesos. After kong makabili ng shirt ay nag-decide naman akong pumunta sa Robinson para tingnan ang display ng Mascara Festival costumes. Pwede po sa Robinson? Robinson? OMG guys! Maling Robinson yung napuntahan ko. Robinson to pero hindi to guys yung... Hindi ito yung Robinson na pupuntahan ko. Dapat yung sa Lacson. Kaya dadang kayo sa Robinson, yung dun sa may Lacson. Ano diretso? Transpeta? Ah, sige pa. So lesson learned guys, dalawa ang Robinson dito sa Bacolod. Yung isa ay nasa Lacson Street at yung pangalawa naman kung saan ako naligaw ay ang Robinson Cybergate located sa Araneta Avenue.
Okay, so dito pala yung sakayan papuntang Robinson, guys. Ako naman, dito ako sumakay. Yan, sa mga bus na yan, mali. O, tawid muna tayo. After a few minutes ay sa wakas narating ko din ang Robinson's Place Bacolod. Pagpasok ko sa mall ay dumiretso agad ako sa second floor para makita ang display na nagagandahang Mascara Festival costumes. Pagkatapos kong mamangha sa creativity ng mga Bacolod noon, ay nag-decide naman ako mag-merienda sa Seda Hotel. Kaya dadaan to ng Seda? O, Seda o. Okay, andito tayo guys ngayon sa Seda. Magkakafe lang ako kasi kailangan ko rin ng internet. And mag-merienda na din kasi alas 4 na. Unfortunately, ay close pa ang kanilang roof deck bar dahil masyado pang maaga. But in case magagawi kayo dito, ay pwede nyo itong puntahan para makita nyo ang magandang view ng Bacolod mula sa taas ng Seda Hotel. After kong ma-enjoy ang view sa taas, ay nagtungo naman ako sa kanilang restaurant sa ground floor. Umorder ako dito ng pasta, nakalimutan ko lang ang eksaktong tawag dito, and mango shake for 590 pesos. Reminder pala sa ating mga subscribers na ang expenses calculator sa aking mga vlogs ay guide lamang. So pwedeng-pwedeng nyo itong i-adjust by looking for other options, lalong-lalo na sa mga food and accommodation. Usually, ang fixed lang naman sa ating mga expenses ay mga entrance fees at pamasahe sa public transport unless nagkaroon ng price changes. After kong magmerienda at mag-upload ng Boracay vlog, ay dadaanan ko sana ang food bazaar located sa Lacson Street. Pero paglabas ko ng Seda Hotel ay wala pa palang setup today. So pumunta na lang ako sa Ayala Mall para bumili ng 6 liter mineral water at snacks. Around 10 PM nang mag-decide akong mag-dinner at dahil masyado nang late ay nagpa-deliver na lang ako sa Food Panda. Umorder ako ng liempo at isaw with 2 rice for 175 pesos. So that's it guys for my first day here in Bacolod City. Bukas naman ay gagala ulit ako sa public plaza at manonood ako ng Mardi Gras sa gabi. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe!